Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video naman po na ito, ito ang episode 6 ng ating Trading Challenge 101. No, ipapakita na natin yung naging profits natin, yung naging gains natin. Ayan, no, scrolled up natin ito mamaya, ipapakita natin yung lahat ng kinita natin sa loob ng 7 days lang with only 14,000 capital. Kaya ikaw kung excited ka na malaman kung profitable ba tayo talaga, no, at kung mataas ba ang winning rate natin, kung foreign profits ba kaysa sa loss, panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. Gumagawa tayo ng mga contents about trading, investing, personal finance, and economics. So kung gusto mo yung mga contents na yun para matutunan mo pa siya, ay mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell button dyan sa baba, no, para lagi kang updated every time may mga new contents po tayong i-upload, no. Pero kung interested ka rin, no, na matuto ng trading and investing sa tamang paraan, so actually I conducted this yesterday, no, pero meron din tayo ginagawang Trading 101 Masterclass and Mentorship Program na kung saan kung gusto niyo talaga akong maging mentor ng personal, private coaching and one-on-one mentorship, you may join now the Trading 101 Masterclass and Mentorship Program. I-message lang po ako dito sa aking Facebook page na yan, The Estudyante Trader, no, with more than 2,900 likes and 3,400 followers, no, para may reserve na nating slot mo at maka-join ka na sa ating mentorship. At ito, no, maraming salamat pala sa mga umattend sa aking pre-webinar with pre-certificate na Basics of Trading for Everyone, no. So maggagawa pa tayo at magkakandak na marami pang webinars, no, at ng mga seminars around Metro Manila as well. So yun, sumali na kayo dyan, no, mag-a-announce tayo kung kailan pa yung mga next webinars natin and seminars, no. But for the meantime, i-analyze na muna natin itong mga trades natin, ayan, no. So i-analyze natin, i-breakdown natin paano ko ba nakuha yung mga ganyang profits, no. At syempre, magte-trade review din tayo, no, sa aking trinade dito, no. Paano ko ba nakuha yung $14 in just... ito po, yan, yung $14.79, no, in just 1 minute. Okay? So, kaya naman, no, isimulan na natin yan dito sa ating trading history. Pero bago yun, magkano na nga ba yung 14,000 pesos ngayon? Kasi 7 days ago, no, nag-upload po ako, actually, mga July 18 or 19, no? At ang capital ko pa po doon, 14,000 pesos. At ngayon, tignan natin kung magkano na yung aking 14,000 pagkalipas ng 7 days lang, no? So, ready na ba kayo? Ayan po, no? Okay, wala pa pala. Excited. Ayan po, no, kung makikita natin dito. Yung 14,000 ko, nasa 26,356 na siya. Grabe! Diba, ibig sabihin, after 7 days, with only 14,000 pesos capital, I gained, no, a profit which is 26,000 na siya ngayon, which is ang profit is 12,356. Grabe. Okay, ibig sabihin, kapag ka itong 26,000 plus na ito, naging 28,000, doble na or 100% na yung ROI or yung gain natin sa trading challenge na ito. Grabe naman, di ba? So ngayon, pinapakita ko ito not to brag, but also to motivate you. No, at sinasabi ko rin na kapag kami magaling kay mentor, no, may mag-guide na sa inyo, tinuturo sa inyo yung tama, it is possible also to reach this kind of goal, no, and skill set. 'Di ba? Kasi hindi ko lang 'yan hinulaan, hindi po ako nagsugal, no. May tamang risk management 'yan, portfolio allocation, no, trading psychology is skill set, mindset and emotional management. Napakaraming pinag-aralan, pinagdaanan, preparation before ko naabot ito, no? So grabe, sir, totoo ba talaga 'yung mga trades mo? Kaya nga, ito ang transaction history or trade history. So punta tayo dito sa position history. Makikita natin, sir, mataas ba talaga ang win rate mo or profitability? Sa totoo lang, no, out of 30 to 40 trades na ginawa ko, isa lang ang loss ko. At 'yung loss na 'yon ay
insignificant pa dahil ito lang po yan, $0.07, mga nasa less than 10 pesos in Philippine peso, no? Pero yung kinita natin, more than 12,000 pesos, no? Grabe naman kasi yung risk and reward ratio noon, 'di ba? Kaya kung titignan natin dito yan, yung profit and loss ratio ko nasa 6,000,000%. Ibig sabihin talaga napakataas ng ating winning rate and strategy when it comes to this trading challenge, no? So kaya makikita natin yung 14,000 na gawa nating 26,356, no? Ibig sabihin kumita tayo ng ganung kalaki in 1 week lang with only 14,000 capital. Na sinasabi na natin dito, minsan yung mga tao, sinasabi nila, sir, kailangan ko ba ng malaking capital sa trading? Kailangan ko agad maglabas ng 20,000, 50,000, 100,000? That is not true, no? Ang totoo ay kailangan natin ng knowledge, no? Kailangan natin ng matinding preparation. Kailangan natin na matinding mentor na mag-guide sa atin. Totoo po yan, no? Dahil hindi ko ito magagawa kung hindi rin ako natuto. Hindi ko ito magagawa kung hindi rin ako nagpa-mentor sa iba. Hindi ko ito magagawa kung hindi ko rin ginawa yung part ko as a mentee noon, no? As a beginner. So ngayon, unti-unti na tayo natututo for 8 years already na tayong nagte-trade sa market, no? Both local and global perspective. Eh, ang point natin dyan, unti-unti na rin natin nakabisado yung galaw ng market, unti-unti na rin natin nasubaybayan, no? Paano yung mga market crash, at syempre, paano yung approach na gagawin. That is the end goal, eh. At the end of the day, you know, no? When to buy and when to sell, the market timing. That is very important, no? Dahil, kung nanguhula ka lang sa iyong trading, ayan, di ba? So, ang dami nating profits. So, isa lang yung losses, kung makikita natin dito, ayan, puro profits na. Kumita pa nga tayo dito ng sunod-sunod, no? Ayan, $23, $19, $41, $20, $12. Grabe, no? So, winning streak talaga. So, kaya naman, ang ma-share ko na lang na idea dito, eh, kailangan disiplina talaga, okay, sa ating pagte-trade, no? So, katulad ng ginawa ko dito, no? Bilisan na lang natin. So, KNC USDT, perpetual or futures. So, eto yan, yung $14, no? Ayan, KNC, o, di ba? KNC USDT, wala pang 5 minutes to na i-trade, no? At makikita natin dito na saan tayo nag-sell short. Kasi ang market nga, naku, di ba, sa episode natin, sa episode 4 natin, diniscuss ko kung bakit puro sell short ako. At hanggang ngayon, na dahil ang ating market more on, nag-bounce lang yan ngayon, eh. Pero in the past weeks, in the past days, pababa talaga siya. Kaya more on ang approach ko, sell short, no? Saka hindi ako matagal nagsa-sell short, more on scalping lang. Di ba? So, dito makikita natin yung trade ko na yan. Ay, saan ako nag-sell short dyan? Nag-sell short ako dito. Yung entry ko dyan sa KNC, no? Yung nag-breakdown siya dito, medyo nag-retest ng kaunti and then bumaba ng bumaba. At ang take profit ko dyan, okay, dito tayo nag-buy long. Sell short, no? And then dito tayo nag take profit. Ayan, dito sa low na ito. Kasi ang mindset ko dyan, no? Possible yung mag, ayan, dito may support area, di ba? Which is totoo nga. Talagang nung nag-support doon, biglang nag-bounce. Di ba? Kasi may mga buyers na dyan, eh, na sumasalo ng presyo, di ba? Kaya delikado yan, eh. Huwag kang magsa-sell short pag malapit sa support. One of the greatest lessons natin yan na natutunan natin dito. Diba? Kaya yung nag-entry tayo dito, diba? Yung pagka-take profit natin, mabilisan lang din. Okay yan, makikita nyo, ayan, may record tayo, no? Trading history natin. So, $14, no? Kinita natin dyan sa mabilisan lang na trade, no? At ganun din ang approaches na ginagawa ko sa mga iba't ibang crypto na tinetrade natin. Kung makikita nyo, puro Solana, XLM, Solana, ganun din, STMX, no? So, kaya ngayon, grabe talaga, no? Eh, sa mga beginners, no, reality na lang, sa totoo lang itong trading performance na ito, hindi basta-basta magagawa yan, no? Ng beginner na may same capital as mine na nagsimula, 14,000. So, maaring malugi sila, maaring konti lang yung kitain. Eto kasi, resulta na lang yan. Huwag kayong masyadong ma-hype. Hindi ko kayo ina-hype. Sinasabi ko lang din ito para ma-motivate kayo at makita nyo yung katotohanan na magkano bang pwedeng kitain sa 14,000 pesos, no? At yan ay dahil sa may skills tayo, no? Emotional management and risk management sa 3D.
So kaya naman sana marami kayong natutunan. Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko pa to ng mga more episodes, yung mga natutunan natin at kung magkano yung total na kinita natin. So i-comment nyo naman dyan. Mag-like, comment, share and subscribe kayo kung nagustuhan nyo itong video na ito. Share nyo na rin sa mga ka-trading groups nyo. So yun lang mga traders. God bless us all and see you on my next vlog.